Isang magandang araw na naman. Didikit na naman kami sa puerto. Tumba-tumba na naman kami ng Boson Group. Medyo mahirap, pero kailangan natin kayanin. Kasi nagsiman tayo eh. Ito yung pinili nating profession. What is up guys? So ayun, kakadikit lang namin dito sa may Cooper, Slovenia. So ito is ibang bansa na ito, pero hindi na siya part ng Europe. So kakadikit lang namin and kakatapos lang din ng duty ko. So by the way guys, yung duty ko is 12, sorry, yung duty ko is 6 to 12. So tumba-tumba kami dito. So tumba-tumba guys, ibig sabihin nun 6 to 6 or 6 na oras yung pahinga, then 6 na oras din yung trabaho namin. And yun guys, so ang oras ngayon is 12:38. So kakatapos ko lang din mag lunch, tapos na ako kumain and matutulog muna ako and mag-a-alarm ako ng alas 5 ng hapon and maliligo, tsaka kakain din, mag-duty na ulit hanggang 12 midnight. Then mamaya ipapakita ko sa inyo yung mga ginagawa ko pag nasa duty ako na support kami. So binabantayan ko lang naman pag duty ko yung cargo operation. So ngayon guys, matutulog muna ako kasi naantok pa ako guys. So see you mamaya pag kagising ko and sa duty ko guys. Bye bye. So ngayon guys, bale nagready na ako ng higaan ko dahil matutulog na muna ako and nag-alarm na nga pala ako ng alas 5 ng hapon. Para pagkagising ko maliligo and kakain na lang din ako ng dinner. So matutulog muna ako guys. Bye. Guys. So alas 5 na ng hapon and kailangan ko nang bumangon kasi yung duty pa ako ng alas 6. So, di bale, ano guys, naliligo muna ako din, mag-dinner na ako guys. So, let's go! So, yun guys, tapos na ako mag-dinner and ang oras dito is... yan. 5:30 na guys. Kaya, mag-prepare na ako para sa duty ko. Bale, magsisipilyo muna ako din kung ano pang pwedeng gawin para ma-ready ko yung sarili ko sa aking duty. So, let's go guys! So yun guys, ready to duty na ako and nakabase na din ako. So ito nga pala yung mga dinadala ko guys pag magka-cargo watch ako sa puerto. So ayan guys, yun yung mga dinadala ko syempre, ball pen, yung ID ko, then reload tsaka yung cargo loading plan namin. So dyan ako nagbe-base sa mga kinakarga. Dahil dito sa port na to guys, loading pala kami ng mga kotse. Kaya kailangan namin ng loading plan pag nasa duty para meron kaming basis sa mga kinakarga na kotse guys. So binibilang namin yan guys. So yun guys, nakita nyo na yung mga dinadala ko pag mag-duty ako sa port and yung pala ready na ako mag-duty and magka-quarter to 6 na pala guys. So kailangan ko lang bumaba sa cargo hold kasi papalitan ko na yung aking partner na OS para sa duty naman ngayong gabi guys. Let's go guys, mag-duty na tayo.
ako lang naman eh. Boss, balita. Love yan, boss. Love yan. Kaya tapit na, guys. Ayun, tanya. Bale, madali lang naman yung trabaho dito sa car ship or sa pure car carrier na barko. Lalo na pag sa loading port, babantayan mo lang yung mga kotse na kinakarga and make sure na walang mababangga or walang magkakasagian na sasakyan. To make it short, make sure na walang madadamage na kotse or mga cargo na ikakarga sa barko nyo sa duty mo para walang bulilyaso. So ayun. And also, yung pinaka main goal mo as bilang cargo watchman sa barko is to make sure na lahat ng kotse and lahat ng cargo na kinarga ay may lashing. Kasi sa kadahilan ng ang barko is nasa dagat, maalon and gumugulong, kailangan talaga naka-fix or naka-secure yung mga cargo na kinakarga. And also, we make sure na sakto yung bilang ng mga kotse na kinakarga sa bawat port para magtutugma ito sa bilang ng tallyman or sabihin ko nang yung foreman sa port or sa designated port ng loading port na kinargahan ng barko. Bale, dito lang umiikot yung trabaho ko bilang ordinary seaman sa puerto. And vice versa, pag discharging naman kami ng mga kotse or yung magbababa kami ng mga kotse, kailangan mo din bantayan yung mga kotse. As usual, kailangan walang madamage and also kailangan din walang matitira na kotse sa mga cargo hold. Kasi pag may natirang kotse, halimbawa nakaalis na yung barko, eh kailangan nyo talagang bumalik dun sa port of discharging nung kotse na yun kasi mapapagalitan or should I say magkakabulilyaso sa company and mahaba-habang explanation na naman yon pag ganun. So ayun guys, bale kakatapos lang ng duty ko and yung oras is mag-launa na. Kumain din muna ako para mamaya pagising ko guys kasi gigising ako ng alas 5 and wala pang breakfast noon kasi alas 7 pa yung breakfast dito sa amin. So kumain muna ako para mamaya diretso ano na lang ako, bihes, tsaka syempre mag ano muna si Pilyo, then diretso na ako sa duty ko. So matutulog muna ako guys. So ito yung second day namin dito sa Cooper, Slovenia, and sana makayanan ko pa yung 6 to 6 na duty namin guys. So bye bye guys, matutulog muna ako. Change up.